Taong 1988, nasa 8 taon lang noon si Safina. Sobrang abala ang lahat dahil sa isang gaga na pinapagtitipon. Bisperas iyon sa kasal ng kanyang ate Karina, na isang guro sa pampublikong paaralan. Apat silang magkakapatid at si Savina ang pinakabunso. Sobrang saya ang gabing iyon para sa mga ikakasal. Lahat ng mga kamag-anak at kapitbahay ay nakisaya sa gabing iyon. May grupo ng mga kalalakihan ang nag-iinuman. Habang nagtatagay ng tuba, ay masaya ang mga itong nagkukwentuhan. Kasama ni Savina ang kanyang pinsan na kaidara niya lang. Dahil mga bata pa sila, ay puro pagmamatsyag lang sa paligid ang kanilang ginawa. Panginginain na rin kung anong makita nila na nakalapag sa lamesa. Sa hindi inaasang pagkakataon, ay may namataan sila ng kung anong malaking bagay na nakapatong sa puno ng mangga na nasa likod ng bahay. Maraming tao rin ang naroon kahit sa madilim na parte na lugar. Madalas ay magkapares o magkasintahan. At dahil abala sa isa't isa, ay hindi na mga ito napansin ang bagay na nasa ibabaw ng punong mangga. Si Savina ang unang nakapansin, kaya itinuro nito sa pinsang si Sara ang nakita nitong bagay na gumagalaw sa puno ng mangga. "Ano kaya iyan, no?" tanong ni Sara kay Savina. "Hindi ko rin alam, kaya nga itinuro ko sa iyo. Lapitan kaya natin." "Ay, wag pala, mukhang nakakatakot," saad ni Savina na biglang umurong ng makaramdam ng takot. "Sa tingin ko aswang yan, sabihin kaya natin kay Tatang," saad ni Sara. Tumango si Savina, sang-ayon ito sa pinsan dahil sa takot na baka aswang ang nilalang na nasa ibabaw ng puno. Ngunit pagbalik nila para ituro sa ama ni Sara, ay wala na iyon doon. Napagalitan pa sila ng tatay nito dahil nasasayang ang oras sa walang kwentang pagtawag nila dito. Hindi na umimik ang dalawang bata dahil nagkamali sila rito. Nang umalis na ito ay nagtangunungan silang pareho kung saan na napunta ang nilalang na nakita nila sa ibabaw ng puno ng mangga. Hindi sila pwedeng magkamali. Alam nilang mayroon talaga silang nakita dahil gumagalaw iyon. "Hayaan na nga lang natin. Naloko lang malamang tayo ng ating paningin," saad ni Savina. Kahit pa alam nito sa sarili na may nakita talaga silang nilalang. Pupunta sila ng kusina na maagaw ng matanda ang kanilang atensyon. Hindi ito pamilyar sa kanila. Noon lang nila ito nakita. Kaya muli na namang napatanong si Sara. "Sino kaya ang kaanak yang matanda? Nakakatakot naman ang itsura niya. Magulo na ang buhok. Nagtatago pa sa tilang itim. Tsaka ang sama kung makatitig." "Oo nga, Sara. Baka lola iyan ni Kuya Mel, ang mapapangasawa ni Ate Karina." Tumango lang si Sara habang nakipagtitigan sa matanda. Hindi nito inalis ang tingin hanggang sang matanda nang sumukong makipagtitigan. Umalis ito patungo sa madilim na parte ng bakuran. Nagtaka man ay hindi na ito pinansin pa ng dalawa. At diretso na ulit sila sa kusina para kumuha ng makakain. Ganoon na lang ang gulat nila nang mamataan ang matandang kanina lang ay. Nakita nilang patungo sa madilim na sulok ng bakuran. "Paano siya napunta dito agad? Nauna pa siya sa atin?" Takang tanong ni Savina. "Iyan din ang itatanong ko. Halaka, Savina. Natatakot ako." "Bakit naman? Nagkaaswang ang matanda." Binatukan nito si Sara. Kaya napaplos ito sa likod ng leeg. "Aray ko naman, Savina. Ang sakit ah. Yung bibig mo eh. Mamaya marinig ka. Mapapahamak pa tayo." Nasapo nito ang bibig, sabay ikot ng tingin. Saktong palapit na sa kanila ang ina ni Sara,
na si Aling Layla. Kayong dalawa, saan kayo galing? Kanina ko pa kayo hinahanap. Bilisan niyong kumain upang makatulog na. Bawal kayong magpuyat ha. Kay babata niyo pa. Halos sabay silang tumango. Ang matanda ay pasulyap-sulyap lang sa kanila at ganoon din sila rito. Hanggang sa hindi matiis ni Sarah at napatanong na ito sa ina. Nanay, kaanak po ba ni Kuya Mel ang matanda? Tanong nito sabay turo sa matandang balot ng itim na tela ang katawan. Tinignan lang ito saglit ng ginang at nagkibit balikat. Maraming kaanak ni Mel ang dumating at hindi rin pamilyar sa ginang ito. Wala rin itong pakialam sa mga kaanak ni Mel dahil hindi ito boto sa lalaki. Gusto kasi ng pamilya ni Karina ang dating nobyo. Isa din iyong teacher at walang nakakaalam kung bakit iyon hiniwalayan ni Karina. Tikom ang bibig nito at ayaw nang magsalita kung bakit hiwalay na ito sa dating nobyo. Napabalita na lamang sa buong kaanak ni Karina na ikakasal na ito sa isang estrangherong lalaki na sa isang text lamang nakilala. At ito si Mel na isang inhinyero at mas matanda ng 5 taon kay Karina. Hindi mahilig ang mga magulang nito na manghimasok sa personal na buhay ng anak. Kaya nang magdesisyon itong magpakasal kay Mel, ay walang pagtutol ang mga magulang. Profesional na ito at nasa tamang edad na rin, kaya hindi na dapat pang gabayan. Masama ang tingin ng matanda kay Sarah. Napansin din iyon ni Safina at balak sana nitong isumbong sa teta Layla niya. Ngunit bigla itong nagpaalam at sinabing babalik na lang kapag tapos na silang kumain. Malikod siya saglit para kumuha ng maiinom. Ngunit pagkabalik niya, ay wala na sa kanilang harapan ang matanda. Tinanong niya ang pinsan kung bakit ba nito umalis ang matanda. Ngunit umiling lang ito habang patuloy pa rin sa paglamon. Ilang sandali pa ay bumalik ulit sa kanilang kinaroroonan ang ina ni Sarah. Sa pagkakataong iyon ay kukunin nito ang anak para patulogin. Umakyat na rin si Sabrina sa kanilang silid tulugan. Mahimbing nang natutulog ang iba pa niya mga kapatid. Hindi alintana ang ingay na puno sa labas. Nag-iindakan pa ang mga nakadalagahan at kabinataan habang tuloy ang tagay ng iba. Malalim na ang gabi kaya kahit anong ingay ay tangay pa rin ang antok si Savina. Kinabukasan ng magising ito, wala na ang mga magulang at ate Karina nito at ibang mga kapatid. Naroon na ang mga ito sa simbahan. Pagbaba niya ay pinuntahan kaagad niya ang pinsang si Sarah. Ito ang malapit sa kanya. Kaya madalas kapag nagising siya sa umaga, ay diretso agad siya sa bahay nito. Doon ay naabutan niya ang pinsan na inaapoy ng lagnat. Hindi sila nakapaglaro, kaya umuwi na lamang siya sa kanila. Natapos ang kasal na hindi nakadalo si Sarah. Takip silim na noon ang magkakagulo ang mga alagang aso ng kanila mga kapitbahay. Wala namang mga taong baguhan na palaboy at tahimik naman ang buong paligid. May kalayuan ang mga kapitbahay kaya malayo pa lang. Kapag may paparating ay makikita na nila. Kaya nagtaka ang mga magulang ni Sarah kung anong kinakahol ng mga aso. At tila may kinakatakutan ang mga ito. Umiiyak rin si Sarah habang tinatawag ang ina. Nay, may sumisilip sa akin mula sa berha. Sambit nito habang umiiyak. Hindi pa rin humuhupa ang lagnat nito. Kahit pa nilapatan na ng talbos ng dahon ng saging ang noo nito. Sa pagkakataong iyon, nang kapain ni Aling Layla ang noo ni Sarah, ay naapoy na ito na masyado ng lagnat. Kasabay na nito si Savina sa mga oras na iyon ay nilalagnat na rin. Nagdedeliryo at itinuturo rin ito ang matanda na nakasilip sa kanilang bintana. Ngunit nang silipin ng ina ang bintana ay wala naman itong may makita. Nagreklamo si Savina na masakit ang tiyan.
dahil hindi uso ang doktor sa mga panahong iyon. At mas kilalang manggagamot ang mga albularyo sa baryo, ay agad dinala si Sabina doon. Halos sabay lang sila ni Sarah sa mga oras na iyon, patungo sa bahay ng albularyo. Pasan din si Sarah ng ama niya patungo sa bahay ng albularyo. Habang naglalakad sa daan, ay panay ang huni ng tiktik sa likuran nila sa Vina. Ayon sa marami, kapag ang huni ng tiktik ay mahina o parang nasa malayo, ibig sabihin ay may nakabantay o nakaaligid na alaga ng aswang. Samantalang kapag kutok-kutok ang nakabuntot o maaligid ay mismong ang aswang na iyon ang nais mambiktima. Ang nilalang na ito ang siyang nakabuntot naman sa kanila ni Sarah, ang nasabing tiktik. Ramdam ni Aling Layla na malapit lang sa kanila ang aswang. Tanging itak lang ang baon nila para depensa sa sarili. Buhat pa ng asawa nito si Sarah, kaya kinuha ni Aling Layla ang itak mula sa asawa. At buong tapang na nagmatsyag sa posibleng pag-atake anumang oras ng aswang. Habang patawid ng tulay, ay narinig ni Aling Layla ang tila mangyayabag sa kanyang likod. Napalingon siya roon at buong tapang na sumigaw. Sige, subukan mo lang lumantad at puputulin ko ang dalawang braso mo. Hindi kami natatakot sa mga kagaya niyong alagad ng dilim. Sigaw nito. Tahimik muli ang paligid, kaya patuloy sila sa paglalakad. Hanggang sa patawid na sila sa makiti na pilabel, nang biglang hatakin ng nilalang ang buhok ni Layla. Walang pag-alin lang ang pinaghahampas nito ang aswang ng hawak na itak. Kahit hindi kita ang kalaban, ay patuloy lang ito sa paghampas. Biglang may natamaan ito at narinig pa nito ang ungol ng nilalang na tila bagay nasasaktan. Dali ka ano? Kilala rin kita balang araw. Sigaw ng ginang. Biglang tumahimik at umaliwalas ang paligid. Tsaka lang sila nagpatuloy sa paglalakad. Abot tanaw na rin ang bahay ng albularyo na si Mang Tupi. Nasa bakura na sila ng bahay nang biglang bumukas ang pintuan. Magandang gabi. Sino sila? Tanong agad nito. Hindi pa man sila nakatawag. Magandang gabi po, Mang Tope. Maari po ba kaming magpagamot kahit gabi na? Ang anak ko kasi inaapoy ng lagnat. Tanong ni Aling Layla. Ay, walang problema. Halika kayo. Ipasok niyo rito ang bata. Gabi na. Halika tignan ko kung bakit nilalagnat iyan. Wika pa nito. Agad silang pumasok at isinara din kaagad ng matanda ang pinto. Sumilip ito sa munting bintana at pagkatapos ay tinignan si Sarah na inaapoy ng lagnat. May kinapa itong langis sa bulsa nito. Nako, kumukulo ang langis. Mukhang may nakasunod na masamang hininga sa inyo. Una nito. Oh, Mang Tope, katunayan nga eh, mukhang natamaan ko ng ita kanina. Napakabangis na nila lang na iyon. Inihaga nila si Sarah sa papag. Nakapikit lang ang mga mata nito. Ilang sandali pa ay nagising ito at diretsyong tumingin sa maliit at butas-butas na bintana ng kubo ni Mang Tope. Bigla itong umiyak, kaya niyakap agad ito ni Aling Layla. Bakit anak, may nakikita ka ba? Bakit parang natatakot ka? Nanay, may matandang babae sa bintana. Siya ang bisita sa bisperas ng kasal ni Ate Karina. Nagtaka si Aling Layla. Bakit nasabi nito na bisita ito nila Karina? Nanay, masakit ang tiyan ko. Sambit ulit nito. Nagsimula nang umiyak si Sarah, kaya napamura na naman ang ama nito. May inusal na orasyon si Mang Tope, ngunit sobrang tapang ng aswang at lumalaban ito sa bawat orasyon na binabato kontra dito.
Mukhang napakabangis na aswang na ito. Ayaw tantanan ang anak ninyo. Teka lang. At itong langis ang magiging katapat ng halimaw na ito. Sambit ni Mang Tupi. Ganitong sinabuyan ng langis ang bintana kung saan nakatingin ang bata. Biglang narinig nila ang hiyaw ng isang matanda na tila ba nasaktan ng sobra. Unti-unting papalayo ang hiyaw nito hanggang sa tuluyang nawala. Tumakas na siya. Bukas kung totoo man na nataga mo siya, hahanapin ka ng matandang iyon para humingi ng gamot. Gagaling na rin itong anak mong si Sara bukas. Ani ng albularyo. Napaisip si Aling Layla kung bakit hihingi ng gamot sa kanyang aswang. Ang alam niya ay may kapangyarihan ang mga itong gamutin ang sariling sugat gamit ang laway. Hindi na rin siya nagtanong ng bagay na iyon na pumapasok sa kanyang isip. Pauwi na rin sana sila nang biglang may nangapit bahay. Ang pamilyar na tinig ng ama ni Safina ang kanilang narinig. Lito, anong nangyari kay Safina? Bungad na tanong ni Aling Layla sa kuya niya. Magkapatid silang dalawa, kung kaya't magpinsan sina Sara at Layla. Inaapoy ng lagnat si Safina. Anito. Kung ganon, pareho sila ni Sara. Naghawaan malamang ang dalawang ito. Sagot ni Aling Layla. Safina, yung matanda kagabi nandito siya. Sinusundan niya ako. Galit siya sa akin. Biglang sabi ni Sara kay Safina. Sinusundan niya din ako, Sara. Aswang ang matandang iyon. Nakita ko, bigla siyang pumangit. Sagot naman ni Safina. Nagkatingin na nalamang ang magkapatid na Layla at Lito. Maging ang kani-kanilang asawa ay nag-aalala sa mga bata. Pareho ng kinakatakutan ang mga ito. Ibig sabihin na hindi nagsisinungaling ang magpinsan. Naaswang ang mga batang ito. Huwag niyong alisin sa paningin niyo ang mga ito, ha. Bibigyan ko kayo ng langis at huwag niyong kaligtaan na mag-cross ng asin sa kanilang tiyan tuwing dapit hapon. Para siguradong hindi na sila mabiktima pang muli ng aswang. Utos ng albularyo. Inabutan sila nito ng tig-iisang maliit na bote. Salamat, Mang Tupi. Hindi ko kalaing may bisita kaming aswang nung bisperas ng kasal ni Karina, ang aking panganay. Wika ni Mang Lito. Anak mo pala ang napabalitang ikinasal sa estrangherong lalaki. Saad ng albularyo. Oo, Mang Tupi. Kapon, ikinasal ang kapatid na panganay nitong si Safina. Kaya nagkaroon ng pagtitipon sa bahay. Sagot ni Mang Lito. Biglang naalala nito noong gabi ng bisperas kung saan biglang sumigaw si Safina. Tila ba may kinakatakutan itong kung sino. Inakyat pa ito ng ina at tinabihan hanggang sa magatulog muli. Naikwento nito sa ina nito ang tungkol sa isang pangit na matanda na mukhang galit habang nakatitig dito. Napagtanto ni Mang Lito na iyon ang umpisa ng panggugulo ng aswang kay Safina. Sabay silang umuwi matapos gamutin ang dalawang bata. Todobantay sila sa daan sakaling manalasa ulit ang aswang. Subalit tahimik ang buong paligid hanggang sa makarating sila sa kani-kanilang bahay. Kinabukasan ay hindi mapakali si Aling Layla. Hinintay niyang may darating para hihingi ng gamot dahil nataga niya. Natawa siya sa kanyang sarili. Sinong tangang hihingi ng tulong sa taong nakataga sa kanya? Tanong niya sa kanyang sarili habang naiiling. Pinagloloko naman ako ni Mang Tope. Saad pa niya habang natatawa ng balahim. Ngunit bigla siyang natigilan nang biglang may nangapit bahay mula sa kanilang bakuran. Matagal bago niya binuksan ang pinto para silipin kung sino ang nasa labas. Nagalangan pa siyang buksan iyon. Ngunit nilakasan na rin niya ang kanyang loob. Sino sila? Matigas niyang tanong.
Magandang umaga, Ineng. Baka pwedeng humingi ng kaunting langis. Masakit lang ang sugat ko sa balikat. Hiling nito. Hindi kita ang sinasabi nitong sugat dahil may nakatakip na manto sa katawan at mga kamay nito. Ngunit napagtanto ni Aling Layla na totoo ang sinabi ng albularyo. Saktong lumabas si Sara at hinanap siya. Sara, maayos na ba ang pagkaramdam mo? Bakit ka bumangon? Tanong ni Aling Layla. Magaling na ako, Nay. Puntahan ko lang si Sabina. Paalam nito. Pagdatingin sa labas ay nakita nito ang matanda. Sobrang nagulat ito at napaatras sa takot. Bakit? Nay, aswang ang matandang iyan. Siya ang matanda doon sa bahay nila Sabina. Sinundan niya ako dito. Ani nito habang napayakap sa likod ni Aling Layla. Nakakubli ang mukha sa palda ng ina. Nagmadaling umalis ang matanda nang walang paalam. Tinawag pa ito ni Aling Layla upang pabalikin. Ngunit mas lalo namang binilisan nito ang paghahakbang. Sa isang kisap mata ay nawala ito bigla sa paningin ng ginang. Huwag ka munang maglalabas ng bahay, Sara. Baka bumalik pa iyon. Delikado sa iyo. Utos niya sa anak. Tumango naman si Sara na hindi pa rin nawala ang takot sa matanda. Samantalang, sa bahay nila sa Vina ay masaya itong naglalaro. Maayos na ang pagkaramdam ng bata. Si Karina ay naghahanda na ng kanilang agahan. Katuwang nito ang asawang si Mel. Pareho ang mga itong nakalive sa kanilang trabaho. Ikalawang araw pa lamang ng kanilang kasal. Kaya ini-enjoy nila pareho ang bagong yugto ng buhay mag-asawa. Ayaw muna na mga magulang nila Karina na bumukod sila dahil ayaw na mga ito na mawalay sa poder nila ang panganay na anak. Lalo na at hindi pa na mga ito kilala si Mel. Estrangherong matawag ito dahil mabilis lamang itong nakilala ni Karina at nagpakasal na agad. Gusto munang kilalanin na mga magulang nila si Mel upang maging kampante sila oras na bubukod na ang dalawa. Akatapos lang magluto ng dalawa ng may nangapit bahay sa labas. Si Karina ang bumukas ng pinto at humarap dito. Nagtaka ang babae dahil hindi pamilyar ang mukhang bago ng matanda. Ano pong ate, nanay? Tanong ni Karina sa matanda. Ikaw ba ang asawa ni Mel? Tanong nito. Opo, nay. Sino po sila? Ako si Gloria. Napakaswerte ng anak ko. Ang bait ng napangasawa. Po, anong ibig mong sabihin, nay? Ako ang nanay ni Mel. Ako ang biyanan mo, anak. Ha? Ang sabi ni Mel sa akin, matagal nang patay ang kanyang nanay. Iyan ang alam niya. Si iyan ang ipinalabas ng kanyang ama at mga biyanan ko noon. Halos maiyak ang matanda habang nalilito si Karina kung maniniwala ba siya rito. Al, sino yan? Tanong ni Mel habang papalapit sa kanila. Sinundan nito si Karina dahil sobrang tagal bumalik. Mahal, ang nanay mo, sambit na Karina na tila nag-aalangan pa. Nagpapatawa ka ba, Karina? Matagal na akong walang ina, sagot nito. Mel, ako ang nanay mo. Hindi totoong patay na ako. Matagal na panahong nakasubaybay lang ako sa iyo, anak. Kasi lagi ka nilang ipinagdadamot sa akin, sagot ng matanda. Napakunot ang noo ni Mel habang tinitignan ang babae. Hindi ito umimik kaya nagsimulang magkwento ang matanda. 5 taon lang noon si Mel nang ipagtabuyan ng babae na kanya mga biyanan. Ito ang lolo at lola ni Mel. Kahit pa manong nagsasama pa lang ito at ang ama ni Mel ay ayaw na ito ng dalawa. Dahil matanda na ito para sa anak.
40 na ito, samantalang ang ama ni Mel na mga panahong iyon ay 30 pa lang. Isa ring inenyero ang ama ni Mel, samantalang ito ay isang byuda ng namayapang sundalo kaya hindi matanggap ng mga biyanan. Wala naman itong naging anak sa sundalong asawa. Nag-iisang anak lamang nito si Mel kaya halos mabaliw ito nang mawala ang anak sa buhay nito. Hindi nakaimik si Mel sa gulat. Ayaw niyang maniwala sa sinasabi ng kaharap. Pero ramdam niya ang lukso ng dugo nito. Nalilito si Mel kung ano ba ang magiging reaksyon sa mga sandaling iyon. Hindi na nito matanong ang lolo at lola dahil matagal na ang mga itong patay. Tanging ang ama na lamang niya ang makakasagot ng lahat. Ngunit nasa lungsod ito at ilang oras pa ang bibiyahin bago ito marating. Hindi rin ito sigurado kung maabutan ito sa bayang ama dahil minsan ay nasa ibang bansa ito kasama ang boss. Kung ayaw mo pa rin maniwala, heto. May dala-dala akong larawan mo noong 5 taon ka pa lang. Wika pa ng matanda, sabay abot ng lumang litrato. Nagulat siya dahil siya ngayon at hawak kamay niya ang isang babae. Tinitigan pa ni Mel ang matanda at napagtanto na ito ang nasa larawan. Ikaw ang nanay ko. Sambit ni Mel na hindi napigilang maluha. Naawa si Karina sa mag-ina na ikwento ni Mel sa kanya ang pangungulila nito sa isang ina. Dahil simula magkamalay ay hindi nito naranasan na maalagaan ang ina. Pinatuloy nila ito at hiniling ni Karina sa mga magulang na doon na rin muna patuloyin ang ina ni Mel. Umayag naman ang mga ito dahil naawa rin ng marinig ang kwento ng mag-ina. Pinasabay na rin nila itong kumain ng agahan. Isingin niyo si Sabina para sabay na tayong lahat mag-agahan. Utos ni Mang Lito. Pupunta pa ito sa kanilang palayan pagkatapos mag-agahan. Aga namang inakyat ng kapatid nilang lalaki si Sabina. Nakapikit pa ang mga mata ng bata habang mahina ang mga hakbang pababa. Kaupo nito sa harap ng mahabang mesa ay diretsyong napatingin ang mga mata nito sa kung saan naroon ang matanda. Hala, ang aswang! Diretsyong sigaw nito. Nagulat ang lahat lalo na si Karina na sobrang napahiya sa biyanan. Maging si Mel ay pinamulahan ang mukha. Ayusin mo nga yung bibig mo sa Pina. Nakakahiya sa bisita. Alam mo bang ina siya ng Kuya Mel mo? Saway ni Karina. Pero totoo ate, siya ang aswang. Dumalo pa nga siya sa bisperas ng kasal niyo ni Kuya. Nandito siya at laging masama ang titig niya sa akin. Depensa ng bata. Nakayuko lang ang matanda. Samantalang tumayo si Karina para kunin si Sabina para ibalik sa taas. May lagnat pa yata ito eh. Sana dinalan nyo na lang ng pagkain sa taas, saad ni Karina. Humingi pa ito ng paumanhin sa biyanang si Gloria. Samantalang tahimik lang si Mang Lito na pinag-aaralan ang galaw ng matanda. Tila hindi ito komportable. Balot ng manto ang mga balikat nito na ipinagtataka ni Mang Lito. Parang may itinatago ito. Pagbalik ni Karina ay tumayo na rin ang biyanan nito para magpaalam sana. Ngunit ahas ang pinigilan nito at pilit na pinapahinga sa kanilang kubo sa likod bahay. Walang may nakatara doon kaya naisipan niyang doon na muna pansamantalang patuloyin ang biyanan. Kapag ka nakapagpatayo na sila Mel ng sariling bahay, ay paggagawa niya ito ng sariling kwarto. Sila na ang mag-aalaga nito dahil sobrang tanda na nito. Samantala, inintay ni Mang Lito at ng asawa nito na makaalis si Mel upang makausap nila ang panganay nilang anak na si Karina. Binalaan ang mag-asawang anak na mag-ingat dahil masama rin ang kutob nila sa matanda. Uli na kasi nang mapansin ni Mang Lito
Nawala ng laman ang langis na bigay ng albularyo. Kumulo ito sa hindi malamang dahilan hanggang sa maubos ang laman nito. Pinaliwala naman ito ni Karina. Ayaw niyang pag-isipan ng masama ang biyanan. Gayong sobrang kawawa ng sinapit nito sa kamay ng mga biyanan. Hindi man lang nito nakasama ang anak. Pag-iisipan pa ba niya ng masama? Agad niyang kinausap ang tatay niya na magtayo na lang sila ng bahay sa bakanting lote nila katabi sa bahay upang maging komportable sila kasama ang ina ni Mel. Pumayag naman ang mga ito. Kaya agad silang namili ng mga materyales na kailangan sa pagpatatayo. Inalagaan ni Karina ang biyanan. Lagi lang itong nagtatago sa kubo. At kapag inuutasan ni Karina na magpabilad sa araw at mag-ehersisyo, ay lagi itong may dahilan. Napansin din ni Karina na laging nakabalot ng manto ang balikat nito. Kaya kinuha niya iyon ng walang paalam. Nagulat din ito at tila nagalit sa kanyang ginawa. Samantalang napatakip siya ng bibig sa gulat, malaking sugat na tila bahiwa iyon ng itak ang sa bandang likod ng kanang balikat nito. Anong nangyari dyan, nanay? Tanong niya. Aksidente ito. Tsaka, bakit ka ba nangingialam? Ibalik mo sa akin iyan. Wika nito sabay hablot ng manto sa kanyang kamay. Pasensya, nanay. Gusto ko lang maging komportable ka. Hindi ko alam na may sugat ka pala. Ipapagamot kaya natin yan sa ospital? Hindi. Ayaw ko. Gagaling na to. Mabilis nitong sagot. Iwanan mo muna ako. Gusto kong magpahinga. Utos nito. Kaya kunot noong tumalikod si Karina dito. Doon nga nito napansin na tila may kakaiba sa matanda. Gabi at tahimik na ang buong paligid nun. Maliban sa huni ng mga kulisap. Lalo na at maliwanag ang sikat ang buwan. Hindi makatulog si Karina at tila hindi siya komportable sa gabing iyon. Samantalang si Mel ay kanina pa naghihilig. Masakit na ang mga pata niya kakapikit. Kung kaya tagpas siya na lamang siyang buksan ang bintana sa kanilang kwarto upang magpahangin. Tulala siyang nakatitig sa mga bituin sa langit. Hindi sadyang napayoko siya sa kubo kung saan nila pinatuloy ang kanyang biyanan. Nagtaka siya dahil bumukas ang pinto at lumabas doon ang matanda. Pasaway talaga itong biyanan ko. Palalim na ang gabi, lalabas pa. Sambit niya habang patuloy lang na nakamasid sa matanda kung ano pa ang gagawin nito. Napansin niyang hindi ito mapakali habang palinga-linga sa paligid na tila ba may kung anong hinahanap. Nagulat siya nang bigla itong nawala sa kitatatayuan nito. Ngunit may isang uwak ang lumipad mula sa kinaroroonan nito. Napakrus siya sa takot nang mapagtanto na naging isang uwak ang kanyang biyanan. Sa madaling sabi ay isa itong aswang at siya mismo ang nakasaksi. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya ito kay Emil. Hanggang mawala ang nilalang sa kanyang harapan ay hindi pa rin niya sinarado ang bintana. Ilanais pa niyang hintayin ang pagbalik nito. Ngunit kinalabutan siya at natakot rin siya na baka malaman ng biyanan niya na alam o bistado na niya ang sekreto nito. Sakaling makita siya nito sa bintana, kaya agad niyang isinara yon. Tulala siyang nakatitig sa bubong. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya sa kanyang pamilya ang tungkol sa kanyang biyanan. Baka pag malaman ng kanyang pamilya ay palayasin pa ito ng kanyang ama. Iniisip din niya ang mararamdaman ng kanyang asawa. Sa huli ay nagpasya na lamang siyang ilihi muna iyon. Hanggang sa lumipas ang 4 na buwan sa kanilang pagsasama na mag-asawa. Masayang ibinalita ni Karina sa lahat na siya ay nagdadalang tao na. Sobrang saya ng kanyang buong pamilya dahil unang anak iyon, apo at pamangkin ito sa pamilya. Sobrang alaga siya ni Mel hanggang sa maging halata na
ang umbok ng kanyang tiyan. Masaya silang naglalambingan na mag-asawa. Nang biglang sumigaw si Sara mula sa likod ng bahay, biglang naalala ni Karina ang biyanang aswang. Nataranta siya. Dalawa kaanong ginawa nito sa kanyang batang pinsan. Halos patakbong pumunta sila doon. Naabutan nilang umiiyak si Sara at Savina sa harap ng kubo ng matanda. Kayong dalawa, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Karina. Ate, yung aswang, nandito siya sa kubo. Wika ni Sara habang itinuro ang matanda. Tahimik lang itong nakaupo at nakatingin sa kanila. Hindi alam ni Karina kung ano ang maging reaksyon sa oras na yon. Alam niyang dismayado si Mel para sa kanyang ina. Bakit ba lagi niyong napagkakamalang aswang si nanay? Hindi siya aswang. Sambit ni Mel na halos lalabas na sa kanyang balat. Tumigil ka, Mel. Alam mong bata ang mga iyan. Kayong dalawa, pasok kayo sa loob. Ang tanging sagot niya habang pinapasok ng bahay ang dalawa. Wala siyang lakas ng loob para sabihin kay Mel ang lahat ng kanyang nasaksihan nun. Ngunit kailangan niyang depensahan ang kapatid at pinsan laban dito. Hindi niya alam kung anong pwedeng gawin ng kanyang biyanan sa mga ito. Napabuga siya ng hangin bago tuluyang nilakasan ang loob. Kailangan niyang tapatin ang kanyang biyanan at lalong kailangan niyang sabihin na kay Mel ang kanyang nalalaman tungkol dito. Nagulat si Mel nang sabihin niya dito ang kanyang nakita. Hindi pa ito naniwala sa kanya at halos sumama pa ang loob nito dahil inakala nitong nag-eebento din siya ng kwento para paalisin ang kanyang ina sa kanyang teritoryo. Nanatiling tahimik si Aling Gloria. Hindi ito tumanggi sa inakusa ni Karina. Ngunit hindi rin ito inamin iyon. Para itong pipi at bingi na walang pakialam. Wala ring reaksyon na mababa na ag sa mukha nito. Kaya nakaramdam ng awa si Karina sa biyanan. Kahit pa sa kabila ng kanyang nalaman. Kung may masamang mangyari sa kapatid o di kaya ay pinsan ko, alam mo na kung sino ang sisisihin ko, Nanay Gloria. Tandaan mo, maayos kitang tinanggap dito. Huwag na huwag mo kaming tablahin. Bili ni Karina bago tuluyang bumalik sa loob ng bahay. Hindi ganoon kalapit ang loob ni Mel sa kanyang ina, subalit nakaramdam din siya ng awa dito. Hindi niya alam kung saan siya papanig, kung sa inang si Gloria ba o sa asawa niya na matagal na niyang kilala. Nakakaawa ang sitwasyon ng kanyang ina. Ilang araw pa lang niya itong nakasama at nakilala, ay ganoon na kaagad ang trato ng kanyang asawa dito. Medyo sumama pa ng konti ang kanyang loob kay Karina. Kaya kailangan niya itong puntahan at kausapin ng masinsinan. Naguguluhan ako sa iyo, Karina. Bakit ganun mo tatatuhin ang nanay? Akala ko ba ayos lang sa iyo na sa atin siya titira? Bakit hindi pa man tapos ang bahay natin ay parang napakainitan ng ulo mo sa kanya? Tanong ni Mel na may himig hinanakit. Hindi mo naiintindihan, Mel. Nahuli ko sa akto ang nanay mo. Bigla siyang naging uwak. Paniwalaan mo ko. Kayang-kaya kong patunayan sa iyong sinasabi ko. Nailing na lamang si Mel at hindi na nagsalita pa. Magtatalo lang sila at ahaba lang ang ulang kwenta nilang usapan. Humiga na lamang siya sa kama. Wala silang imikan hanggang sa sumapit ang gabi. Tinawag niya si Mel. Matyaga silang nagbanta sa may bintana sa paglabas ni Aling Gloria. Hindi naman binigo si Karina ng gabing iyon. Lumabas si Aling Gloria at muli ay naging balisa na naman ito na palinga-linga sa buong paligid hanggang sa naging anyong uwak ito. Napahilamos ng mukha si Mel dahil sa gulat. Nakilala nga niya ang kanyang ina, isa namang aswang. Hindi siya natulog sa gabing iyon. Hinintay niya ang pag-uwi ng ina.
Madaling araw na itong nakauwi. Magulo ang buhok at puno ng mantsa ng dugo ang dibdib. Nagulat pa ito nang makita si Mel sa loob ng kubo na naghihintay dito. Ito ang dahilan kaya ako inalayo ng lolo at lola sa iyo dahil isa kang aswang. Diretsong tanong ni Mel. Naiyak kang matanda at todo hingi ng despensa. Ngunit hindi na naawa si Mel. Nawala ang kanyang pagmamahal dito bilang isang ina. Hindi niya matanggap na isa itong aswang. Pakiusap, lumayas ka na sa lugar na ito. Huwag mo akong bigyan ng kahihiyan. Kung totoong tinuring mo man akong anak, utos niya rito. Walang paliwanag itong tumalikod habang hilam sa luha ang mga mata. Nasasaktan man si Mel ay pilit niya iyong tiniis dahil hindi niya matanggap ang katauhan ng ina. Humingi ng despensa si Karina sa asawa. Gusto niyang makasama ni Mel ang ina. Ngunit kung ganoong aswang ito ay hindi niya ilalagay sa perwisyo ang kanyang buong pamilya. Hindi na nga muling nagparamdam ang matanda hanggang sa magkaroon na sila ng mga anak at tumanda na rin at nagtapo. Hindi sila sigurado kung saan nagpunta ang matanda, subalit sigurado silang matagal na rin itong pumanaw. Siguro nga naging masama silang anak dahil sa pagpapalayas dito. Ngunit sigurado ring pagdating ng araw ay sila rin ang talagang mapeperwisyo. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Kasi lumayas na ang matanda. Wakas! Itapi ka na!